inihahandong ng Messengers of the North upang siya'y aking makilala. Si Kristo ang ating halimbawa, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. 24 ng Septyembre taong 2021. Magpuri tulad ng batis na malinaw na dumadaloy. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpupuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang mapagkilala ng iyong kagandang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Awit Kabanata'y 92 at ang talata'y 1 at 2. Kapag ang katotohanan ay pinapahalagahan, tayo ay may pandama ng dakilang kaawaan at kagandahang loob ng Diyos. Habang hindi natin binabalikan ang madidilim na bahagi sa ating mga karanasan upang magreklamo, bagkus ang paglalahad ng kanyang dakilang kaawaan at hindi pumapalyang pag-ibig at kapangyarihang nahayag sa ating pagkaligtas, tayo ay magpupuri sa halip na magreklamo. Sasalitain natin ang maibiging katapatan ng Diyos tulad ng isang tunay, magiliw, mahabaging pastol sa kaniyang kawan, kung saan ay kaniyang sinabi, walang sinuman ang aalisin sa kaniyang mga kamay. Ang lingwahe ng puso ay hindi magkakaroon ng makasariling pagrereklamo at pagdaing, kundi papuri. Tulad ng batis na malinaw na dumadaloy ay darating mula sa mga tunay na sumasampalataya sa Diyos. Ang Panginoon ay puno ng mga kayamanan. Wala siyang kakulangan sa anumang mga sangkap. Ito'y dahil sa kakulangan ng ating pananampalataya, ating pagiging makamundo, ating mga walang kabuluhang pananalita, ating mga pagdududa, ang siyang nagiging madilim na anino na naiipon sa atin. Ang templo ng Diyos ay bukas sa langit at ang pasukan ay binubukala ng kaluwalhatian na para sa bawat iglesia na umiibig sa Diyos at nag-iingat ng kaniyang kautusan. Kailangan nating mag-aral, magnilay-nilay at magdasal. Sa gayon tayo ay magkakaroon ng espiritual na paningin upang makilala ang kalooban ng hukuman ng makalangit na templo. Dapat nating makuha ang tema ng awit at pasasalamat ng makalangit na kuro na nakaikot sa trono. Kapag ang Siyon ay tumindig at nagbangon, ang kaniyang ilaw ang magiging pinakamaliwanag at ang pinakamahalagang awit ng papuri at pasasalamat ay maririnig sa pagtitipon ng mga banal. Ang mga reklamo, bulong-bulungan at mga panaghoy dahil sa mga maliliit na kabiguan at kahirapan ay mawawala na sa paningin. Habang ipinapahid natin ang pamahid sa mata, makikita natin ang kaluwalhatian sa kaitaasan. Ang pananampalataya ang puputol sa napakasamang anino ni Satanas at ating makikita ang ating tagapamagitan na naghahandog ng insenso ng kaniyang sariling merito sa ating ngalan. Ating dalhin paitaas ang ating papuri sa Diyos dito
tayo ay makipag-isa sa mga makalangit na samahan sa kaitaasan. Sa gayon ay maire-representa natin ang katotohanan ayon sa kung ano ito, isang kapangyarihan sa lahat ng mga sumasampalataya. Isang maganda at mapagpalang umaga.